Welcome to The Blinkcast, my official YouTube channel, episode 213. And I'm Clark Garcia too, and this is The Food Trip Cooking Show. At kung bago ka sa aking channel, don't forget to subscribe, like, share, comment, and click the bell para ma-notify ka pa sa mga susunod ko pang episode. At narito po ang aking OBB! The Blinkcast, my official YouTube channel! If you are visiting Davao City in the island of Mindanao, Philippines, you must taste the durian, aka the king of fruits, a popular delicacy in the Philippines and many other Southeast Asian countries. Davao City is known not only for its fine beaches and the endangered Philippine eagle, but also for its durian. There are many varieties of the durian, and the Philippines has the only truly thornless durian, a kind that you won't find anywhere else. Thagas, one of the world's most exotic fruits, durian is now a must try not only in the Philippines but also in other countries. Hotspots are Davao City, the Sulu Archipelago, and Los Baños on Luzon. Travelers, both local and foreign, who came for a visit to Davao City usually bring with them durian delicacies, candy bars, sticks, cubes, and preserves. When they go home as a pasalubong or souvenir gifts, but don't try to bring the fresh fruit with you. Most airline won't allow it on board. The fruit is famous or infamous for its odor. Most people say that durian stinks, that it has a repugnant aroma, but to some, its fragrance can be compared to a perfume and love eating the fruit. Katunayan, kahit po ako, hindi ko gusto yung amoy niya. Nung kinain ko siya, medyo meron siyang aftertaste na tinatawag, tapos medyo nasupasuka ako. Siguro hindi, dahil hindi ako sanay. Pero gagawa si Mami Louis sa inyo ng durian graham. For a change, lalagyan niya yan ng mga iba't ibang mga ingredients para mas sumarap siya dun sa mga hindi masyadong familiar sa fruits na durian. Sisimulan na po natin agad-agad ang durian graham. Pero bago po yan, narito po muna ang mga ingredients. Panoorin po natin.
order po ng baking ay ipifreeze po yan more than 12 hours. So susubukan po nating i-taste test yan para malaman po natin kung nag-iba yung lasa niya dun sa traditional na durian fruit, yung walang halong mga ingredients or mga preservatives. Dito sa gagawin yung Mami Luis na durian Rayham. 24 hours later. Welcome po dito sa aming It's Eating Time! Ayan, ipapakita po namin sa inyo yung aming pong food trip na ginawa. Ito pong durian Rayham. Ayan po, medyo sliced na siya. Nakita nyo po, hinati na namin kanina into two. Ayan, courtesy ng si Mami na taga Davao. Oh, batiin mo sila ng... Ano muna, Mami? Batiin mo sila ng mga salitang Dabawenyo. Sige. No? Sige. Bati ka ng magandang sabihin mo sa kanila, magandang hapon sa inyong lahat. Ayan. Batiin mo sila ng salitang Dabaw. Dali. Batiin mo sila. Salitang Dabaw. Maayong adlaw sa inyong lahat. Ngayon naman, gatingnan nyo yung durian, greyhounds namin. Ito na yung ginawa namin. Sige, batiin mo naman sila ng Tagalog. Yung magandang mga Tagalog. Let's mix naman yun. O tapos, batiin mo naman sila ng English. Ano ba yan? Yan, ito na po yung aming ano. Pakita mo, Mami. Ganyan, yung durian Rayham namin. Pakita mo, lapit mo. Saka, yan, taas mo. Yan. Gitna mo. Yan. Ako po talaga, hindi talaga ako masyadong... Diet siya kasi. Maliit lang ako kasi. Maliit lang sa kanya. Nung tumikim kasi ako ng Rayham, medyo na... Hindi ako familiar kasi sa lasa. Ikaw kasi sanay ka dyan. So, titignan natin ngayon yung... Nung tinikman ko ito, tayo masuka-suka ako. Hindi ako... Sorry ha, pero hindi kasi ako sanay sa durian. Durian. Tama ba, durian? Mm-mm. Perfect pa, pawisan kami. Pero dahil dahil nilagyan siya ng Nestle cream, nilagyan siya ng ano ba 'yun? Ng condensed milk. Condense. Baka nag-iba yung lasa. Okay, sige Mami. This is okay, it. Ito mauna. Di sabay tayo. Oh. Toast. Pagdikitin natin toast. Yan, okay. One. Tingin ka sa camera. 1, 2, 3. Teka lang. 1, 2, 3! May lasa pa rin. No? May lasa pa rin siya ng durian. Pero nadagdagan siya ng natural yun kasi durian. Hindi talaga mawawala yun. Pero, naiba yung lasa niya kasi nagkaroon ng taste ng Nestle cream. Nagkaroon ng taste ng... condensed at saka may Rayham. Oh, tapos may may Rayham, nadagdagan ng Rayham. Pero hindi mawawala yung durian. Naiba pa rin lasa, pero hindi na ganun na tulad nung una na talagang durian lang. Mas mas tanggap ko na yung lasa. Ayan. Finoroast namin ito 24 hours na. 24 hours namin siya nilagay sa freezer kaya medyo siya. Tignan nyo pa. Ayan, pinasakas. Ayan. Yung bumabagsak-bagsak na yan, yun yung Rayham. Tapos yun, di ba? Pakita naman nila, binilender natin. Mas nakaipit ka. Kaya mo lang ba ginawa to? Ngayon lang dito. Kasi yung gagawin namin dito, yung jam.
Itudor lang talaga. Ayun, kanya naman, nangangako ka na naman. Diyan yun. Yung pinangako niya nung nakaraan, sabi niya, durian float. Hindi ko alam at naging durian graham to. Float naman. Kagaya ng paggawa ng ano. Mm. Ganito yan. Mango float. Nakalayer-layer ano. Pareho lang, kaso na iba nga lang. Instead na yung mango graham na ginawa ni Mami, iniba lang, ginawa lang yung durian. Ayan. Ganito po yan. Bukod po sa durian, meron pa natira kasi na ginawa din ni Mami Luis na ice candy, durian ice candy. No? Pinakita naman namin kung paano yung paggawa, iahabol lang namin ito. Panoorin nyo po. Napanood nyo po kung paano ginawa naman yung durian ice candy. So, hindi lang itong durian graham yung ginawa namin. Nakadalawa pa kami, o, diba? So, ito naman po yung ginawa din namin kasi may sumobra. Ito po yung durian ice candy. Yan. Marami po yan doon sa piso. Yan. So, ito siya. So, susubukan naman namin to kung paano. Sige, Mami, una ka. Kibalat ko na ako sa kaya ko na. So, ito yun. Mami. Ito yun, oh. Durian ice candy. So, para tayo nag-durian festival dito. So, yan. Toast natin, Mami. Toast. So, titis. Parang mahabay mo sa'yo, ah. So, susubukan na namin tikman dahil tumutulo na. Game 1, 2, 3, go! Wow. Pakita mo. Ito, ganito rin yun. Durian plus condensed milk plus... Nes Alaska ano crema naman yung nilagay dito. Tapos naglagay ng tubig. Yun, napanood niyo naman kanina. Tapos yun, ako na yung naglagay dito sa plastic ng ice candy. Bagay na bagay to kay Tamer. Okay din siya, no? Hindi siya masyadong malasahan yung durian niya. Hindi rin siya masyadong matamis. Hmm. Yung durian ice candy, hindi mo nalasahan yung durian. No? Nalalasahan pero hindi na siya yung talaga natikman ko siya nung una na talaga nasuka ako. Kasi meron siya aftertaste. Yung talagang durian na ano, na prutas. Pag binili mo yun, tapos di ka sanay, medyo masusuka ka kasi may aftertaste. Pero tulad ni Mami na taga Davao, sanay na siya. Una, pati amoy, iba yung amoy. No? Nadadala niya eh. So yan, meron kami ditong dalawa yung aming nagawa ng durian. Isang durian, graham, at ito pong durian ice candy. Yan. So, pwede nyo siyang itry. Kapag may mga durian-durian kayo dyan, pwede nyo siyang itry. So yun, maraming salamat pong bis matunaw.
So yun, maraming maraming po salamat sa inyong panonood. Sana po nagustuhan po ninyo yung aming video kung paano po paggawa ng Durian Graham. Paano mami? Kung paano po ipagawa ng Durian Graham at paano po yung paggawa ng Durian Ice Cream. Yan, okay. Hindi lang isa yung naibigay namin sa inyo, kundi dalawa pa. Kaya maraming maraming po salamat sa inyong panonood. And I'm Clark Garcia too. And I'm Luis. At sa susunod po ulit, samahan niyo po kami dito po sa aming The Food Trip Cooking Show. Ulit. Ulit. Samahan niyo po kami ulit dito sa aming The Food Trip Cooking Show. Bye-bye. Narito po ang ating total expenses. The Food Trip Cooking Show. Kung meron na po kayong mga bago or traditional na menu na gusto po ninyong i-feature dito sa vlogcast, dalawa po ang paraan upang ang inyo pong recipe or ang inyo pong menu ay ma-feature po natin dito sa The Food Trip Cooking Show. Una po, magko-comment lamang po kayo sa comment section. Ilalagay po ninyo doon ang mga ingredients at kung yung step by step kung paano yung pagluluto. At syempre, kami na po yung bahalang bibili niyan yung mga ingredients noon. Kami na po yung bahala para po maluto po natin dito ang inyo pong menu. Pangalawa, kung meron po kayong mga videos ng inyo pong paraan ng pagluluto, ay po pwede rin nyo pong ipadala sa akin. Nandito po sa pinakababa ang atin pong mechanics. Nag-comment man po kayo ng inyo pong menu or nagpadala po kayo ng inyo pong videos, ay isama po ninyo doon ang inyo pong shoutout. Pwede po kayong bumati ang inyo pong relatives, ang inyo pong loved ones, ang inyo pong mga katrabaho, ang inyo pong mga kaibigan. Babanggitin po natin yan kahit gaano pa po yung karami po ang inyong igigreet. Babatiin po natin yan dito sa The Food Trip Cooking Show. The Food Trip Cooking Show. You've just seen for another edition of The Blackcast. You will also watch this video on Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, and YouTube. At I'm Clark Garcia too. If you have any suggestions, requests, or reactions, don't forget to write down on the comment sections. And I'm Clark Garcia too. Thank you for watching. Stay safe, stay healthy. We'll see you on our next episode. And God bless us all. The Blackcast, my official YouTube channel.